Good morning guys, mayroon naman tayong gagawing machine guys, quick repair lang to. So basic lang to sa mga ganitong machine guys. Itong machine na to is CTG machine guys, ginagamit to sa aming Obigaini o labor room o Obigaini clinic. So very old machine this one guys, napaka lumang makina na to. So since dumating ako rito 2004, nandito na tong machine na to. So ito yung Huntley na BB Doppler. So BD 400 4000. So ang problema niya guys, always ang problema nito guys is yung printer. Click muna natin. Yung reklamo ng user is yung printer namamatay daw nagpiprint pag nagre-record, biglaan lang daw siya nag-i-stop. Ayan. So power on natin. So nakalagay dyan guys, paper tray open, nakasarado naman na. So ito yung common issue ng mga Huntley guys. Marami kasi kami ng ganito eh, nasa mga 6 yata. So ito yung common issue ng ano, yung paper, yung ano niya, yung ano niya, yung recording. So laging problema, problematic guys, kasi nakasarado na siya. Ayan o, naka-paper tray pa rin siya. Ayan o, ayan guys. So pag mga ganyan guys, hindi mag-record yan. Basta naka-paper tray, ayan o. So ito kasi yan guys, pag narinig mo na yung click, pag sinarado ko, pinupush ko dito, ayan o, click na siya guys, pero paper tray pa rin. Then kikita mo dyan, paper tray open kahit nakasarado na. So hindi yan naiilaw, hindi yan iilaw tong recording niya, kaya yan ang nireklamo ng user. So madali lang gawin to guys, napakasimpleng problema lang to. So bubuksan na natin, patayin muna natin. So nakasalpak lang to guys sa kanyang trolley. So tatanggalin mo lang to. Tanggalin mo to lahat ng mga connector niya, mga transducer. So sasalpak mo muna yan. So ayan, tingnan natin kung ano magagawa natin dyan sa ano na yan. Tanggalin ko lang tong tray mismo. Ay, mayroon pala tanggalin. Kailangan mo tong buksan ko muna.
Ayan guys. Kumo na issue nito guys, yung lock. Ito, yung locking niya. So ito yung mga common issue nito eh. Yung mga paglalock nung. So ito guys. Ito guys, common issue nito guys. Ito yung switch ng papel. Ayan. Yung switch na yan guys. Ito. So malalaman mo yan pag hindi siya nakasara. Hindi yan. Yan yung ito yung pinaka sensor ng papel. So ang problema pala natin hindi pala paper, yung problema natin is yung open. So may sensor din yun guys. Yung sa sensor open. So dito yata sa loob ng open sensor nito. Ah, ito. Ito nga pala guys, ituro ko lang sa inyo konti. Ito guys. Napakahirap mag-adjust nitong yung pag naggalaw ka nito guys, pag nagpalit ka nitong tray o kaya yung pinaka-heater niya, yung thermal heater niya. Pag nagpalit ka, i-adjust mo to. Ito guys. Kaya may mga marking yan. May mga white marking yan. Ngayon, napakahirap i-adjust to pag halimbawang magpapalit ka nitong thermal heater o kaya yung tray. I-adjust mo to. So, minsan, pag nagpiprint ka, kalahati lang meron. Minsan naman, gitna wala. So, kailangan mong i-align to guys. Ito. I-align lang yan. Align mo yan. Ito. Kailangan talaga yung sakto-sakto yung pag pinasok mo yung papel. Yan. Lapat dito. Ngayon guys, pag hindi yan yung makita mo dyan, hindi siya lapat dito sa pinaka-rubber niya, yung pinaka-roller, magkakaroon ka ng problema niyan. Yung printout, hindi malinaw. Or yung kabilang side, wala. Yung ano niya, sunog niya ng papel is hindi pantay. So dito mo sa i-adjust. Dito. Adjust mo sa dito. Tutulak mo sa papunta rito. Kung ang problema mo ay yung malabo yung printout, i-adjust mo yan. Ito, nakadalawang beses na ako nagpalit ng ganitong ano niya, thermal heat niya. May nabibili naman na thermal heat nito. Pero kasi ngayon, sa ngayon kasi medyo luma na tong BD4000 na to. Wala na yung mga ganitong model. So baka wala na rin yung spare parts na. Discontinued na rin. So ayun lang guys, ang ating gagawin ay yung sensor nito guys, yung sensor ng nililinisin lang natin ng gagamit kayo ng alcohol swab guys para dito sa panlinis ng yan, dito sa pinaka ano niya, pinaka sensor niya. Ito yung mga cost ng ano guys. Dito guys, dito sa mga ano na to. Ito guys, adjustment din to. Adjustment din niya ng ito ng lapat ng thermal head, kaya may ano yan, may spring yan, no. Yung tension niya, kailangan dito adjustment niya pag nag ano ka, palit ka ng thermal head. Kasi pag hindi mo in-adjust yan, yung copy, yung is recording niya,
hindi na maganda. So ito yung sensor niya, yung switch lang naman to, paper tray switch. Kailangan i-adjust lang natin ng konti, guys. Ngayon, guys, ma-check mo naman ang meter yan. Ngayon, para sigurado pa, check mo ngayon ang meter. Ngayon, normally close siya, guys. Pag sinarado mo to dapat. Normally open yan. Ayan, normally open. So, ang detection niya is pag walang papel, pag hindi nakasara, pag nakasara siya, normally open. Pag naka-open siya, naka-open yung door. Pag naka-open yung door, normally close. So, ayun, guys. So, ayun, guys. Ayan. Dapat, guys, ganyan ang lapat ng ano mo, ng papel yan. So, tingnan natin kung mayroon pa ba siyang error. Ito din, guys, kailangan mo rin itong linisan yung ano niya. Ayan, guys, oh, sobrang dumi, oh. So linisin mo lang itong roller niya. So ang sensor ng ano mo, guys, close is ito, guys. And switch, i-adjust na lang, in-adjust ko lang yan ng konti kasi para malaman mo kung pag nag-switch na siya, pag nagsasara. Normally open. Pag nakalabas, normally close. So okay na siya, guys. So sarado lang muna natin. Wala pa sa kasama? Bigay ko sa... Ha? Bigay ko na sa user. Wala akong pabalik eh. Anong user? Anong bigay mo? Sa CCU. Anong ECG ba dun? Ganito eh. Pares na pares eh. BLT? Inibyo. Inibyo na? BLT. P15? Ha? P15? Hindi, iba. Q7 na tayo na eh. Q5? Basta ibang motor. ECU? Q5 yun? CCU. Yung ano nila, extended, yung ano nila, yung CCU. Portable? Oo. Portable? Kasi naman yung ECG. Oo, Biolite man yun, parehas lang. Eh, wala ng ECG ito. Yun lang. Hanapan lang natin. Tawag natin kay Kim. Maraming tawag na abot. Complete up yung mga nakasal. Hingin na kay Kim. Baka meron si Kim available. Connector na.
papel. Yes. So yun guys, ito yung maririnig mo guys na pag nilapat mo. Yan. Click, dapat naririnig mo yung click. So ikabit natin yun. Ikabit muna natin yung tuko. Ito yung kick switch. Ito yung toko niya. Blue. Ito naman yung ultrasound niya. So, saksak natin. Power on. Ayan guys. So, ayan guys. Oh. Wala na siyang error na 3 open. Ayan. So, normal na siya. So, mag-try tayong mag-record. Ito guys. Ito yung try natin. Ito guys. Ito guys. Oh. Umilaw na siya. Oh. Yung recording. So, so yung BPM niya guys, ayan, ayan, gumagana na siya. So napakasimple, sira lang to guys. Yung kick switch, try natin yung kick. Ayan. Guys, gumagana yung event na pag kiniklik ko yung event niya. Yan. Yan, event siya. Ayan, event. So, okay na siya, gumagana siya. So, gumagana rin na rin yung ultrasound niya.